So, what's up mga otit? Kamusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko mga tito. Ayun, nandito muna tayo sa bahay ngayon dahil syempre nag-uulan-ulan. Baka mapashower tayo lalo pag pumunta tayo sa mga outdoor setup. So, siguro baka bukas na lang mga tito tayo magagala. Pero ngayon, dito muna tayo sa bahay. At ang pag-uusapan natin mga tito, ang mga pwedeng maging kamalian natin sa pag-aalaga ng crayfish. Unang pag-uusapan natin, ang pagkaubos ng mga crayfish natin ng hindi natin nalalaman. Ang ibig sabihin mga otits, nawawala yung crayfish natin. So bumili tayo ng isang trio, kinabukasan, nawala silang tatlo. Or, dalawa na lang ang natira. Dito sa setup natin na to mga otits, gumamit ako ng chicken wire at tinali ko siya dito sa mismong styro. Alam ko mga tito, maraming makaka-relate ng setup natin dahil pare-parehas tayo nagba-backyard farming ngayon ng crayfish. At dito nga sa setup ko, ang kalahati na ito mga otits ay chicken wire para makikita natin sila. At ang kalahati naman ng setup natin ay nilagyan ko ng takip mga otits, pero hindi siya basta-basta takip. Pwede rin to paglagyan ng mga craylings natin. Hindi natin alam mga tito, itong arrows na to, sa paglalagay natin ng ganyan, ito pa pala yung magbibigay sa kanila ng kalayaan. Kaya kung mapapansin nyo, yung arrows natin, sinuksok ko siya dun sa may butas ng chicken wire natin. Dahil yung mga crayfish natin, sobrang active nyan paggabi. Kaya kayang-kaya nila maglalambitin dyan, magbabaras-baras sila dyan, hanggang makatakas na lang sila mga tito. At hindi natin nalalaman, nawawala na pala yung crayfish natin. At iisipin nyo na lang, yung mga kapitbahay nyo, kagabing nag-inuman. Baka yung crayfish nyo, naisama na sa pulutan. Sarap yarn, out you. Bago tayo magpatuloy mga tito, promote ko lang Miracle Potion and Titanomics Fish Food natin. Available po yan sa Shopee natin. Pwede po yan sa Gapi, Molly, Swordtail, sa lahat ng uri ng isdang pang-aquarium mga tito. Order na kayo niyan. Tignan nyo naman yung beta natin. Talagang gustong gusto nila. Chibog kong chibog mga tito. At for grooming and breeding to mga tito. Kaya talagang swabing swabe. Pwede rin to mga tito sa mga crayfish natin. Katulad ng mga breeder natin. Para healthy sila dahil gawa to sa purong gulay. At syempre, siksik sa protina to. At sikretong sangkap. Order na kayo. Check out na kayo sa Shopee natin. Sayang ang pagbili nyo ng mga breeders. Kapag maglalagay kayo ng crayfish sa concrete pan tapos hindi niyo pa siya napapinish. So, mas maganda pag maglalagay kayo ng crayfish sa concrete pan, napapinish niyo na siya para madulas at hindi makaakyat yung mga crayfish natin. Ayan, pag hindi pa napapapinish, 'di ba, ganito yung itsura mga otits. So, rough pa siya, kayang-kayang makaakyat ng mga crayfish natin diyan. Kayo magbibigay ng kalayaan, no? Parang sayang lang yung pinambili natin. Kaya ayan mga otits, kailangan ipapinish muna natin, pasimentohan natin para madulas-dulas. Masarap yung madulas-dulas. Isa sa dapat nating isaalang-alang mga tito, pag bibili tayo ng crayfish, dapat meron na muna silang paglalagyan. Pero, kahit saan naman pwede silang ilagay, no? Sa planggana, sa aquarium, sa styro, nakatulad nito. San pa ba? Mega box, di ba? Pero, meron pang isang mahalaga na dapat nating isaalang-alang bago bumili. Siyempre, walang iba kundi yung mga taguan nila. Bali, ang taguan nila, mga tubo na kinatay-katay natin. Hinati-hati natin yung tubo para mas marami silang taguan. Kung mapapansin nyo rin, yung tubig natin medyo brownish yung kulay niya dahil naglagay tayo ng lupa para mas mabilis silang lumaki. Parang natural habitat nila, mga otits. Ayan, sabi ko nga sa inyo last vlog natin, gusto ko yung medyo madumi-dumi. Pero ito, malinis yung tubig na yan, mga tito. Talagang yung mga crayfish lang natin dahil medyo malikot sila dun sa ilalim. Pag nagagalaw nang nagagalaw yung lupa, eh syempre, lumalabo yung tubig. Pero bumabalik yan sa pagka crystal clear. Ayan, tapos magiging brownish ulit. Paulit-ulit lang, nagiging malinis, brownish, malinis, brownish. Pero nakikita akong mas mabilis silang lumaki pag medyo may lupa-lupa. Yung ibang tubo nga natin dito ay nilulumot-lumot na talaga. Pero huwag kayong mag-alala dyan mga otits, huwag nyong tatanggalin din yan. Mahalaga mga otits na meron tayong taguan para syempre kung naglagay tayo ng maliit tsaka ng malaki dito sa paglalagyan natin ay makapagtago sila, kasi merong mga senaryo na kapag walang taguan at nakita sila sa iisang area ay may pagkakataon talaga, no, na magkakabulihan at yun, aabot sa pagkamatay ng isa. Ayan mga tito, kaya mahalagang may taguan tayo sa mga crayfish natin tsaka sa kanilang ano talaga, mas gusto talaga nila yung may taguan. Kaya nga minsan pag naglagay tayo ng crayfish natin, unang ginagawa nila ay sumuksok talaga sa taguan. Kaya
Dahil nasa taguan sila ngayon, papalabasin natin sila dahil hindi natin sila makita. Papakainin natin sila ng Titonomics fish food natin. So ito pala mga otits, pwedeng-pwedeng pagkain ng iba't ibang uri ng isda at syempre ng crayfish natin. Purong gawa sa gulay at sikretong sangkap na gawa sa mga live foods. Ayan mga tito, palalabasin natin yung crayfish natin dito sa ating styropond. Papakain tayo ngayon, Titonomics fish food. Ayan. Kuha lang tayo ng ganito at lalagay lang natin yan dyan. Yan, bumabagsak-bagsak na yung iba. Kung mapapansin nyo mga otits sa mga alaga nyong crayfish, minsan papunta pa lang kayo, nagtataguan na yung mga yan. Pero dahil sa aroma ng Titonomics fish food natin, kahit nandito tayo ngayon, ayan o, naglalabasa na. Ang lalaki o, malalaki na sila dahil yan sa Titonomics fish food natin nagawa sa gulay at syempre, iba't ibang live foods nga yung nandito nakapaloob sa ating Titonomics fish food. Ayan o. Yan na, naglalabasa na sila. Yan. Kaya lang, nag-aaway-aaway. Eh, yung sinasabi ko sa inyo, mga otits kanina, mag-aaway-aaway sila pag nakita sila sa isang area lang. Kaya maganda, may taguan talaga. Pero dahil nga, naglagay tayo ng pagkain, naglalabasa na sila. Medyo, ano lang, medyo madilim lang, mga otits, ha? Medyo madilim lang yung setup natin dahil puro lumot at lupa yan. Yan o, naglabasa na. Bali, nandito 28 pieces. Ito naman, tinatawag ko itong si Gagamboy. Para siyang gagamba lang, o, ayan o. Pero buhay yan, mga otits, ha, buhay yan. Hindi rin yan, ano, hindi rin yan yung pinagmultan. Talagang buhay yan. Tignan nyo. Ayan o. Dito naman, may mga krillings tayo. Ayan, mga krillings. So, nakapagbenta na tayo nito ng mga 50 pieces. Ayan o, mga krillings natin. Ayan. Ayan o, mga krillings. Nakapagbenta na tayo ng 50 pieces na itong krillings natin. Ayan, kung mapapansin nyo yung setup natin, meron tayong mga lupa-lupa dito. Ayan. Yung mga lupa-lupa at mga, ayan, pinaglumutan. Naglagay tayo dyan para mabilis lumaki yung mga krillings natin. Konti na lang to mga otits kasi nagbebenta tayo na ito sa online. Kaya lang ngayon wala pa. Tipid tip number 1 mga otits. Makakatipid kayo dito. Hindi nyo na kailangan bumili ng airstone. So pag yung tubo, nahati nyo na. Ito elbow to eh, elbow. Butasan nyo. Tapos ilusot nyo yung air hose. Ayun. Tapos may bato lang dito mga otits. Kasi pag walang bato, papasukan nila yan. Yung air hose mo matatanggal lang matatanggal dyan sa tubo. Meron tayong mga malalaki na nandito. May mga malalaki na dyan eh. Ayun o. Yun. Eto, ayan o. Yo, ayun o. Boom. Ay. Mukhang naglalabing-labing kayo ah. Hindi nyo ako sinama. Naglalabing-labing kayo sa loob dalawa ah. Ayun, baka may magtanong pala. Walang air pump to. Walang air pump tong mga krillings natin dito. Okay naman, all good sila. Pero mga otits, gaya ng sabi ko sa inyo, wala tong air pump, may dissolved oxygen dyan. May dissolved oxygen dito sa lagayan niya. Mabubuhay yan. Pero lagyan pa rin natin ng mga halaman para mag-produce sa kanila ng oxygen. Kasi nga syempre, bigay natin din yung pangangailangan nila. At yung mga lumot na yon, pag naarawan yan mga otits, kailangan pag naglayo ng halaman, maaarawan para mag-produce yun ng oxygen. Ayan o. Sana yun. Nawala. Mga walo na lang ata yung nandito eh. Mga walong railings na lang yung nandito. Sana nakatulong pa rin tong video natin na to. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Shower sa inyo lahat. Titonomics fish food natin available sa Shopee. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Shoutout sa inyo lahat. Shower sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Fish!